Akala niyo ba? Basta-basta lang kayo makakalabas dito. Ayaw niyo ba ang buhay na binigay ko sa inyo? Buhay na isang malaking kasinungalingan! Pero isang buhay na pwede kayong magmahal ang dalawa. Aalis kami dito sa ayaw sa gusto. Ilang beses ko bang uulitin sa inyo na walang lugar ang pagmamahalan ninyo sa sansinukob. Pero dito, nababagay kayo. Para ano? Para makuha mo ang kapangyarihan namin? Para mapasayo ang kapangyarihan ni Bathala? Kahit anong gawin ninyo, mapapasa akin ang mga kapangyarihan ninyo. Sinabi na sa akin ni Babaylan na pagdesisyon na ikaw ang lalaban para sa amin, para sa aming bayan. Tatapatin kita, Lakan. Pinagkatiwalaan ka namin. Pero pinagtaksilan mo kami. Ikaw pa rin ang punot dulo ng gulong ito dahil pinakawalan mo si sarili. Nagkamali ako, Dilag. At habang buhay ko pagsisihan ang nagawa ko sa iyo at sa buong saan sinuko, sana patawarin mo ako. Kapag naipanalo mo ang labang ito para sa kapatagan, patatawarin kita. Gagawin ko ang lahat. Ipapanalo ko ito. Kahit ialay ko ang buhay ko sa laban na ito. Magtiwala lang tayo. Mananalo ang mga Bagani. At paano ka naman nakakasiguro? Dahil tayo ang tama. At kahit anong mangyari, kabutihan pa rin ang mananaig. Bagabagani! Bagabagani! Lakam! Kayang-kaya mo yan! Nananalig po kami sa'yo, Bagani, Lakam. Tandaan mo ang ibinilin ko sa'yo. Mag-iingat ka sa punyal ng Berberoka. Kung ayaw mo maging katapusan mo na. Matadora! 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 Matadora!
mukhang nandito na ang mga naghahanap. Ginagawa natin. Bakit di natin harapin si Gary? Hindi tayo pwede magpatalos-talos. Kailangan natin ng plano. Hindi natin siya matatalo ng lakas sa lakas. At kapag tinamaan ka ng kapangyarihan niya, tulog ka agad at makukunom ka sa kanyang bangungo. Mabuti sana kung magigising ka pa. Kaya palang ganda ng kutis mo. Siguro tulog ka ng tulog dito, no? Ako, lumalim na yata mga mata kong kakapuyat sa San Sinukob, eh. Ay, nagagawa mo pa magbiro. Mamamatay na nga tayo eh. Eh kung ikaw naman nakasama ko... Tigitigilan mo ko sa patutsyada mo. Ayos ka lang mamatay kung ako ang kasama mo. Baka ako pa mismo ang pumatay sa'yo. Kailangan natin makaalis dito ng buhay. Hindi para sa ating mga sarili. Kundi para sa sansin ko. Yun nga sabi ko. Kaya makinig ka. Wala ko ba? Lalabanan niyo ako? Nasaan na ang mga magigiting na Bagani? Makita niyo sa akin ang kapangyarihan ng pag-ibig, ang kapangyarihan ng pagmamahal! Sigurado ako dito. Siya ang pinakamakapangyarihan dito sa Dako Paruan. Pero mahina ang kanyang pagramdam. Yan ang tinuro sa akin ni Malaya, kung paano magtago mula sa kanyang kapangyarihan. Isang pagkakataon lang ang meron ka. Kaya siguraduhin mong matatamaan mo siya. Ako na ang bahala. Thank you.
pala ganun kahirap pabagsakin ng isang Bagani. Ano, Ama? Malilinis na natin ang pangalan mo dahil mapapatay na natin ang traitor na katuko mo! Mas maganda. Wala masyadong digmaan, wala masyadong dugo. Isa lang ang kailangan mamatay. Malas mo lang, Lakam. Dalawang Bagani pa rin ang kasama ko. At kaming tatlo'y kayang tapusin ka. Bakit hindi mo yung gawin? Nang makita ng lahat na wala kang dangal, na wala kang isang salita! Ano? Papatayin niyo ako? Magtutulungan niyo ako? Sige, gawin niyo! Kung makapagsalita kayo, para kayo lang ang gumagawa ng mabuti! Kayo lang ang lumalaban sa tama! Nagkakamali kayo! Kung ako nakikipaglaban para sa sakim na si Sanimaw, kayo nakikipaglaban para sa pinuno niyong sakim na si Dilat! Sabi ni Ama at ni Ina,
na ako daw ang susunod na pinuno dito sa kapatagan? Pinuno sa magsasaka? Ate Lag, imposible yung sinasabi mo. Ha? Huh? Bakit naman? Hindi, wala yun. Ano nga yun? Wala. Bakit ka ba nagliliyem? Akala ko pa magkaibigan tayo. Sige na nga. Sasabihin ko sa'yo, pero dapat mangako ka. Isumpa mo na hindi mo ipagkakalat sa kahit na kanino na sa ating dalawa lang to. Mangako? Mangako. Ang sabi sa akin ni nanay, ang nagiging pinuno raw ay ang pinakamatanda anak ng pinuno magsasaka. Kaya nga, ako nga ang panganay na anak ni tatay. Yun nga yung gusto ko sabihin sa'yo. Dahil ang tatay ko, tatay mo rin. At dahil ako yung mas matanda, ako yung magiging pinuno ng bayan to. Hindi ikaw. Ang kapal na mukha mo! Aagawan mo pa ang anak ko? Kung ano-ano pa kasi mga linga na pinagsasabi nyo? Bukas. Lalayas kayo. At kung hindi, ako mismo ang kakaladkat sa inyo palayo. Dilag! Nangako ka! Nangako ka sa akin na wala ka pa sasabihan na wala ka isang salita! Patawad, Bagani! Tara na. Laging Bagani, dahil patay na ang nagtataglay ng pangalan na yan. Kung alam ko lang, kung nakilala lang kita agad. Para ano? Para pagtaksilan ulit ako? Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Namatay ang nanay ko, naghihirap ng dahil sa'yo! Kaya hindi lang ako nandito para humingi ng tawad sa'yo. Nagsusumamo ako na itigil mo ng lahat ng ito at bumalik ka na sa bayan mo. Bayan? Bayan na nakasakit sa akin? Bayan na pinagtaboyan ako parang hayop! Ginagamit lang ni Sarino ang sakit na nararamdaman mo. Sakit na kailanman hindi mo mararanasan, kailanman hindi mo maiintindihan! Itong pinapangako ko sa'yo, Dilag. Kapag nakuha ko tong bayan na to, ipapadanas ko sa'yo lahat ng sakit at hirap na pinadanas niyo sa akin, sa'yo at sa pamilya mo! Pabaylan, Gloria! Bagani Dumakulag! Bagani Lexi! Ang usapan ay usapan! Ako ang nanalo sa laban na to! Akin ang bayan na to! Ah!
nabubuhay sa galit. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko! Diyan ka nagkakampi. Dahil ako rin nabuhay sa galit. Bukas mga lawa ay lumuluhod na tayong lahat kay lakas. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa malakong anak. Ang galit na ito, ang simpleng dahilan sa kahinaan ko laban kay lakas. Kaya ngayon, hindi ka mananalo sa laban na ito. Anong pinagsasabi mo? Eh, hawak ka sa leg! Pinalipad ko si Carpio. Para saan? Para mas malakas ang puwersa!